sa inyo ngayon kung paano ako gumawa ng suman kasaba. Ang suman kasaba ay sa Bisaya tinatawag na budbud balanghoy. Yung budbud, yun yung Bisaya at Bisaya ng suman, at saka yung balanghoy ay Bisaya ng kasaba. Hindi ko alam kung ano ang Tagalog ng kasaba. Kaya, ano nga ba ang Tagalog ng kasaba, Bes? Kung alam mo, ay comment down below. Hindi ako expert sa pagluto ng suman kasaba, pero ilang beses na akong nakaluto nito at nagustuhan naman ng mga kumain. At saka, alam ko kung paano magluto ng suman kasaba. Kaya, share ko lang para sa mga hindi pa nakapagluto ng suman kasaba. At ito ang sundan nyo, Bes. Madali lang siyang gawin, Bes, kaya try mong magluto ng suman kasaba. Di lang siya madaling lutuin, madali lang yung mga ingredients niya. Simple lang yung ingredients niya, hindi complicated, madali lang siyang hanapin. Narito ang mga ingredients na kailanganin mo, Bes. Ang pinaka-main ingredients ay ang grated kasaba, 2 cups grated kasaba. Kailangan mo din ng 1 cup brown sugar. At saka coconut strings. Optional lang siya kung gusto mong haluan. At saka, syempre, ay ang dahon ng saging. At yan, dahon din ng saging na pinaghimay-himay para pantali pag matapos na. Simulan na natin. I-mix mo lang lahat ng ingredients. Tulad ng dark brown sugar, ihalo mo lang siya sa grated kasaba. Kung may string, coconut strings ka, ay ihalo mo din. Pero kung wala, ay okay lang. Pwede din naman na brown sugar lang at saka yung grated kasaba. Ganun lang kasimple, Bes. Dalawa lang talaga ang kakailanganin mo para gumawa ng budbud balanghoy or suman kasaba. So yun lang, dalawa lang talaga. Pero kung gusto mong haluan ay ng coconut string kasi masarap siya, iba yung lasa niya. Ang gusto ko siya pag haluan ng coconut strings kaya hinaluan ko. Pero pwede namang wala, kaya optional lang siya, Bes. Ayan, Bes, paghaluin mo lang, haluin lang. Ganun lang kadali, Bes. Kaya subukan mo, Bes, masarap siya. Halo-halo lang hanggang sa mahalo na lahat ng brown sugar at ng grated kasaba. Tapos, ayan na, Bes. Simulan na natin ang pagbalot ng budbud or suman kasaba. Budbud balanghoy. Ayan. Mga 2 kutsara. Okay na yan. Pero depende din sa iyo. Kung gusto mo ng malaki, pwedeng 3 kutsara. Kung gusto mo ng maliit, pwedeng 1 kutsara. Yan, ganyan lang. Kanyan lang siya kadali, Bes. Ganyan lang. Para ka lang gumawa ng lumpia. Parang similar lang siya. Parang parehas lang sa paggawa ng lumpia. Balot-balot. Iyan kasi yung dahon ng saging ay ready-made na siya. Na ganyan na siya. Pero pag hindi naman yung saging talaga na edi pagupit-kupitin mo yung dahon ng saging. Dito kasi may mabili kami na ready-made na siya. So, ayan, frozen yan siya, Bes, kasi walang hindi frozen dito. Kasi walang saging dito, walang tanim na saging, kaya frozen lang ang nandito. Frozen yan, kaya ready-made. Ayan, Bes, itali mo lang yung dalawang nagawang suman kasaba or budbud balanghoy. Ganyan lang, pwedeng 1 tali, pwedeng 2 tali. Depende sa iyo kung masipag kag magtali. At ito na, magpakulo ng tubig. Kung kumulo na siya, ay ito na yung gawang
budbud balangar or suman kasaba, ganyan ang itsura. Pwede ding dalawang tali, dulo sa dulo, pwede ding isang tali lang sa gitna. Ganyan yung itsura ng ating budbud balanghoy or suman kasaba. Ayan, kumulo na bes, kaya pwede mo nang ilagay yung nagawa mong budbud balanghoy or suman kasaba. Andyan, kumulo na. Ilagay mo lang lahat. Parang pwede din siyang, pwede mo ding parang steamer lang bes, yung steamer style kung gusto mo. Depende sa'yo. Mas gusto ko yung ganyan ilagay sa kumukulong tubig na madali lang siyang maluto at saka sure ako na maluto talaga siya.